Welcome back dito sa channel natin. Nakasakay tayo dito sa EDSA Carousel Bus. Pupuntahan natin at magbibigay tayo ng latest update sa Parqal, isang bagong shopping at entertainment complex dito sa Aseana City. Malapit na nga ang opening ng Parqal, kaya puntahan na natin bago pa ito magbukas. Ayon pa sa latest update na nakalap natin, simula August hanggang September 2023, unti-unti nang mag-move in ang mga tenants sa loob ng Parqal. Para sa mga hindi familiar kung nasaan ang Parqal, dito lang yan itinayo. Malapit sa DFA along Macapagal Boulevard dito sa Aseana City, Parañaque. Ilang buwan mula ngayon, magbubukas na nga finally ang Parqal, isang bagong indoor at outdoor na entertainment at shopping complex. Sa gitna ng Parqal ay isang linear park at sa taas nito ay merong canopy. Ang canopy na yan ang magpuprotekta sa mga bibisita dito sa init at ulan, kaya tinatawag nila ito na climate proof development. Mahaba itong canopy mula dito sa harap hanggang doon sa likod. Cover nito ang 5,000 square meters na area dito sa Parqal. Ang floating canopy dito sa gitna ng Parqal ay gawa sa isang sustainable material. Durable ang material na ginamit dito laban sa mga natural elements. Dinisenyo din ito upang pumasok ang natural light. Malawak itong area na kinatatayuan ng Parqal. Nasa 5 hectares ang lawak nito, kung saan sakop nito ang dalawang blocks dito sa Aseana City. Siyam na individual buildings ang itinayo dito. Ang mga buildings na yan ay konektado ng sky bridge, isang elevated na walkway mula sa harap hanggang doon sa dulo. Dito sa bandang dulo, meron ditong water fountain. Meron din ditong maliit na pocket garden na may stairway na pwede rin gawin na seating area. Ayon pa sa DM Wenceslao Group, ang owner at developer ng Aseana City, pinagmamalaki nila ang bagong development na ito, ang Parqal. Malalawak ang sidewalk nito, mga alleyways, arcades at corridors na magiging convenient para sa mga pupunta dito at mamamasyal.
ang Parqal ay isang walkable na development. Kakaroon dito ng iba't ibang mga establishments, mga bagong lifestyle at retail shops, at leisure activities. Ang disenyo ng mga buildings dito ay pinagsama ang modern at classic na design. Ang bawat building ay may apat na floors. Ang unang dalawang floors sa bawat building ay gagamitin para sa retail at commercial purposes. At ang mga upper floors ay gagamitin bilang mga office spaces. Sa last quarter ng taon na ito, inaasahan na magbubukas na ang Parqal. Dito sa harap, sa bandang kaliwa ay meron ng parking space. At dito naman sa right side ay meron pang isang open na space. Kung ano ang itsura dito sa harap ng Parqal, facing Macapagal Boulevard, ganun din ang itsura doon sa likod na nakaharap naman sa Diokno Boulevard. Ang Parqal Development ay binigyan din ng award bilang isang green building. Ibig sabihin, ito ay isang environment-friendly at climate change-proof na development. Meron ng pa-music dito sa harap. Pinapaalam na nila sa publiko na malapit na nga ang opening ng Parqal, isang bagong pasyalan na tambayan dito sa Aseana City, Paranaque. Dito naman tayo sa kabilang side ng Parqal. Makikita naman natin dito sa gilid, maluluwag yung mga sidewalk at meron din itong iba't ibang mga entry at exit points, mga alleyways at mga corridor. Abangan natin ang nalalapit na opening ng Parqal at unti-unti na nga magbubukas dito ang mga retail shop, mga restaurants at iba't ibang mga stores. Bukod pa sa Parqal, marami pang mga bagong development dito sa Aseana City. Ang abangan din natin. Inaasahan na magkakaroon din dito ng Lander Superstore, St. Luke's Medical Center, at isang school. Malapit lang sa Parqal itatayo ang mga bagong development na yan. Katabi lang din ng Parqal ang City of Dreams at Ayala Malls, Manila Bay. Ano masasabi nyo sa lalapit na opening ng Parqal? Mag-comment lamang yan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.